Hello, welcome back to my channel. Chika-chika muna tayo. Gusto ko lang kasi mag-react about sa sinasabi ng mga karamihan na hindi daw safe yung pag-inom ng tubig sa puso o kaya sa balon. Ako na yung nagpapatunay na safe siya kasi ever since na ipinanganak kami, is hindi naman kami umiinom ng mineral water. Alam niyo na hanggang sa ngayon is umiinom pa rin kami ng tubig na mula sa poso o kaya sa balon. Pero hindi naman kami nagkakasakit na kagaya ng mga iba na umiinom ng mga mineral water, mga distilled water, mga purified water, mga bottled water. Pero kumpara sa amin na umiinom lang ng tubig na galing dyan sa poso, isa awa ng Diyos, hindi naman kami masakitin. Diba? At saka, alam ninyo, at saka nakakatawa din, no? Kami ay, marami kaming magkakapatid. Kumakain lang kami ng mga simpleng mga pagkain na galing lang sa bundok namin, yung mga gulay, yung mga prutas, na mga simple lang. Pero malalakas kami kumpara sa mga iba na kumakain, yung mga sinasabi nilang na kumpleto pa sa mga gatas, kumpleto pa sa mga mamahalin na mga gatas, na mga vitamins, mga ano. Pero sa amin, sa awa naman ng Diyos na kumakain lang ng mga simpleng pagkain, is hindi naman kami nagkakasakit. Alam niyo kung bakit? Ikukumpara ko na lang, ha. Yung anak ko is sinanay ko sa tubig poso. Yung anak ko is sinanay ko sa mga pagkain na pagkain lang na mga bland. Ibig sabihin, yung mga pagkain na walang lasa. Alam niyo, sinanay ko yung anak ko, yung ganon. Tapos, kasi ang iniisip ko is kung lumaki yung anak ko is hindi ako mahihirapan kasi nasasanay siya sa mga pagkain na ganon. Although, nakaya ko siyang bilhan ng mga sinasabi nilang masasarap na mga pagkain. Ano ba ang masasarap, yung mga fast food? Hindi naman healthy ang mga yun. Yung anak ko, alam niyo, nung unang kakain yung anak ko is hindi ko siya nilaligyan ng mga asin, wala siyang ulam, kasi ang nasa isip ko is kailangang masana yung anak ko na magkain lang ng mga simple. Kasi kahit maging mahirap man ang kalagayan namin o kaya'y aangat yung kabuhayan namin, is hindi ako mahihirapan na magpakain sa anak ko kasi sanay na siya nakakain sa mga simpleng pagkain lang. Yun. Hanggang sa lumaki yung anak ko, na kahit ano yung ibigay mo sa kanya, kahit malunggay lang yan, na mayroong sardinas, kahit simpleng ulam lang yung anak ko, kahit bagoong, kahit kamatis lang, o kaya soy, o kaya ano, kung ano lang yung binibigay mo sa anak ko, is hindi siya nagre-reklamo. Alam niyo kung bakit? Ang mindset ko, oo, kaya kong bilhan ng masarap na pagkain yung anak ko. Pero ang mindset ko is, paano na lang kung darating yung araw na maghirap kami. So pag sinanay ko yung anak ko ng mga ganong mga pagkain, tapos maghirap kami o kaya hindi ako mawalan ako ng mga trabaho na kailangan na maghirap kami, na wala na akong pambili ng mga ganun, at least yung anak ko is sanay sa mga pagkain na yun, diba? At saka alam niyo, sa awa ng Diyos, kahit napakasimple lang yung pamumuhay ng anak ko, na hindi kagaya yung mga iba, na pero yung anak ko, sa awa ng Diyos, hindi yan nagkakasakit. Ni hindi pa naranasan yung anak ko ang na-confine sa hospital. Kasi alam ninyo, sinanay ko na kasi siya
sa mga bagay na simple lang upang sa ganoon is masanay siya, masanay yung katawan niya, yung mga bagay na simple lang. Kasi kung sinanay mo siya sa mga bagay na hindi niya kakayanin pag wala na ang mga yun, is talagang magkakasakit yun. At least yung anak ko, is sinanay ko na pinainom ko, pinapainom ko siya ng tubig mula sa gripo, pinapakain ko siya na kahit wala siyang ulam, yung anak ko is kakain kahit simple lang ang pagkain niya. Kasi yun talaga yung ginawa ko. Yun talaga yung ipinamulat ko sa kanya upang sa ganoon is anuman yung ibibigay mo sa kanya is hindi siya magre-reklamo. Hindi sa pagmamahal o kay pag-i-spoil yung anak mo dahil mag-iisa lang. Pero iniisip ko lang na kailangan siyang masanay sa hirap po kay sa ginhawa. Upang sa ganoon is hindi siya magre-reklamo. Upang sa ganoon is nasanay siya na maghirap, nasanay siya sa maginhawang buhay. So either na makapag-asawa siya ng mahirap, either na makapag-asawa siya ng mayaman, at least yung anak ko is alam na niya. No, kung makapag-asawa man siya ng mahirap, is alam na niya mag-adjust. Kung makapag-asawa siya ng mayaman, is alam na rin niya mag-adjust. Kasi sanay na siya sa mga bagay na yun. So yun yung mindset ko. Hindi sa ipinagdadamot ko yung mga bagay na pwede kong ibigay sa kanya ng mga luho, pero hindi ko yan ginagawa lagi-lagi. Dahil gusto ko yung anak ko is maipamulat ko na hindi lahat ng araw is maibibigay ko sa kanya yung marangyang buhay. At least alam niya yung hirap, na hindi lang yung puro ginhawa ang alam niya. Maitanim niya na sa isip niya na kahit saan man siya pupunta is hindi siya magre-reklamo. Kasi nasanay na siya, either na wala siyang ulam, either na simple lang yung tulugan niya, either na kung ano man yung iinimun niya, kahit hindi mineral water, at least sanay na yung anak ko sa ganun. So, ang point ko lang dito is, kahit man marangya yung pamumuhay ninyo, is huwag na huwag niyong sanayin yung mga anak niyo na lagi lang na ganung karangya sa buhay. Sanayin niyo rin sila sa hirap upang sa ganoon is alam nila na kahit pupunta sila sa lugar na pupunta sila sa mga baryo, at least alam nila mag-adjust. Paano kung sinanay mo lang siya, sa city lang siya, tapos hindi mo sinanay sa mga buhay o kay pagkain kung nasa baryo ka? Siyempre, mahirapan siyang mag-adjust. Diba? So yun, kailangan yung anak mo sanayin mo sa hirap, sa pamumuhay na mahirap at saka sa pamumuhay na maginhawa. Upang sa ganoon is, alam na niyang mag-adjust. Yun lang po yung ma-share ko kasi yun ang ginawa ko sa anak ko. Kaya yung anak ko hindi maarte yan. Kung ano man yung ibigay mo sa anak ko, kung ano man yung tulugan niya, kung ano man yung pagkain niya, is walang reklamo yung anak ko. Kasi mulat sa pulpa, is sinanay ko na yung anak ko sa mga ganung bagay. Kaya hindi siya magre-reklamo. Kaya hindi nahirapan ang nanay ko na mag-alaga sa anak ko kasi ang anak ko ay hindi ko sinanay sa marangya na pamumuhay, kundi ipinamulat ko sa kanya na mahirap ang buhay, kaya matuto siya, okay, matuto siyang kumain yung mga simple, matuto siyang matulog sa mga simpleng tulugan. So yun lang po yung may share ko, and God bless po sa atin.